So, yung next message, Taurus. Ito guys, parang sinasabi dito na maging confident ka. Be confident and ma-achieve mo rin yung mga pangarap mo sa buhay, okay? Ikaw yung magiging susi para maging successful ka. Ikaw yung magiging susi para makamtan mo yung tagumpay mo sa mga pangarap mo, mga kapiksi. Believe in yourself, trust yourself, magdasal syempre, trust the divine, trust the process. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamigatang episode natin for tonight is messages from the universe para ngayong September to October para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kung ano na lang yung message na makaresonate guys, take that message. Unahin natin tong deck na to mga kapiksi. Yung first message para sa inyo guys, meron tayong flexible na message. Ibig sabihin nito guys, kailangan matuto tayong mag-adjust, kailangan adaptable tayo sa mga changes, sa flow ng buhay mga kapiksino. Kailangan we go with the flow, sumasabay tayo sa agos ng buhay, adaptable. No? Kasi kapag adaptable tayo guys, mas madali tayong nakaka-survive sa buhay kaysa dun sa nagkakaroon ka ng resistance sa mga pagbabago, resistance sa change. Kasi eventually, magbabago din at magbabago din naman talaga yung buhay natin mga kapiksi. Kapag nagre-resist tayo sa mga pagbabago, lalo lang natin dinedelay yung mga pwedeng mangyari sa atin and sometimes nagkakos yan ng sufferings, no? Pero kapag adaptable tayo, ibig sabihin mabilis tayo mag-adjust, ganyan. Mas magaan yung pamumuhay natin, mga kapiksi. Okay? So, kailangan matuto tayong mag-adjust palagi, maging adaptable palagi, maging flexible, no? Para hindi tayo mahirapan. Acceptance is the key, mga kapiksi. Kailangan palagi tayong open-minded, kailangan palaging madali nating tanggapin yung mga nangyayari sa buhay natin, mga kapiksi. Alright? And then we have why, no? So, for some of you, maaaring merong mga tanong na gumagambala sa inyong mga isipan, mga kapiksi. And okay lang yan. Sometimes, nangyayari talaga yan, no? So, kapag dumating sa inyo yung time na may mga tanong kayo sa isip nyo, hayaan nyo lang, hanapin nyo lang yung sagot mga kapiksi. Kaya nga sabi, diba? Seek and you shall find. Hanapin and makikita nyo rin yan mga kapiksi. Okay? Hanapin nyo lang yung sagot hanggang sa masatisfy yung curiosity nyo mga kapiksi. There's nothing wrong with answering your whys. Breathe mga kapiksi. Ibig sabihin nito magpahinga kayo, magmeditate, kumalma, no? Kumalma. Take some time out for meditation para sa inyo guys. Napaka, sa mga hindi pa marunong mag-meditate mga kapiksi, sinasuggest ko no, na practice nyo mag-meditate mga kapiksi. Kahit isang beses lang sa isang araw or simulan nyo siguro 3 times a week o kaya twice a week, once a week. Basta bigyan nyo ng time yung pagkakataon nyo na mag-meditate. Kasi guys, sobrang laki ng nagagawa ng pagme-meditation, napakadaming benepisyo niyan sa physical, mental, emotional, spiritual na aspeto ng buhay niyo mga kapiksi. Kung di kayo marunong mag-meditate guys, pwede niyo pakinggan yung ating Tagalog guided meditation pag hinanap niyo sa YouTube natin. Nasa homepage lang, no? Doon lang kayo sa home, scroll niyo lang guys, makikita niyo doon yung playlist ng Tagalog Guided Meditation. Makatulong yun sa inyo para mawala yung stress nyo, yung anxiety nyo. Makakalma kayo guys, lalo na kung marami kayong problema, marami kayong iniisip, marami kayong mga pagsubok and challenges. Kung ayaw nyo naman mag-meditate guys, magdasal na lang kayo. Libre lang yun, ilang minuto lang, diba? Ilang minuto nyo lang gagawin para lang kumalma kayo mga kapiksi. Okay? And next message is observer. Ito guys, no, parang
sinasabi dito na huwag kayong magpadalos-dalos, guys, no, sa mga pagdidesisyon nyo sa inyong buhay. Matuto muna kayong mag-observe. Matuto muna kayong, pag sinabing observe, obserbahan, no? Tingnan nyo muna yung paligid nyo, yung mga ganap, yung mga nangyayari, diba, sa paligid nyo, mga kapiksi. Tingnan nyo kung makakabuti sa inyo, kung makakasama sa inyo, ganyan. Especially kung meron kayong mga bagay na gustong gawin. Alright? Ang importante is you gather enough information, yung mga tamang details, para maiwas kayo sa scam, para hindi kayo maloko, and to ensure na para sa kabutihan nyo yung gagawin nyo, mga kapiksi. Okay. Alright. Next message, guys, for Taurus. Tadhana, mga kapiksi. Ito, guys, parang feeling ko, obserbahan nyo, parang with this observer and the fate's energy, parang sinasabi dito na obserbahan nyo yung mga tao na naging successful na, no, dun sa bagay na gusto mo rin gawin, kapiksi. And then, kung ano yung mga best practices nila, kung paano sila naging successful, ganyan, i-apply nyo. I-apply nyo sa buhay nyo, mga kapiksi, and see if it makes a difference sa inyo, guys. Okay? Alright. So, parang obserbahan nyo yung mga magagandang gawa nila and gawin mo sa buhay mo. And maaari mo ring marating yung mga narating na mga taong iniidolo nyo, mga kapiksi. Alright? So, yung next message, Taurus. Ito, guys, parang sinasabi dito na maging confident ka. Be confident and ma-achieve mo rin yung mga pangarap mo sa buhay. Okay? Ikaw yung magiging susi para maging successful ka. Ikaw yung magiging susi para makamtan mo yung tagumpay mo sa mga pangarap mo, mga kapiksi. Believe in yourself. Trust yourself. Magdasal, syempre. Trust the divine, trust the process. And huwag kayong magmandali, no? Everything takes time. And mas masarap, guys, yung bunga na pinipitas kapag hinog na. Okay? Kaya huwag kayong magmandali, mga kapiksi. Lahat yan nahihinog sa tamang panahon. So, yung mga prutas, yung mga bunga ng pagsisikap nyo, guys, mahihinog yan sa tamang panahon. Antayin nyo yun, mga kapiksi. Mas matamis yung makakamtan nyo sa buhay nyo. Okay? Alright. So, comment down below, guys. Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, bunot pa tayo dito, guys, ng isa. And habang sinishuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin for September, magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until September 30. So, i-avail nyo na yan, guys. Sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 30% discount naman yan until September 30. So, i-avail nyo na, guys. Sobrang ganda. Ito yung additional na message para sa inyo, guys. We have love. Love is the language of the universe, mga kapiksi. Okay? So, dapat yung puso natin, guys, punuin natin ng pag-ibig, ng pagmamahal, liwanag, guys. Kailangan alagaan natin yung heart chakra natin, yung ating emotion, no? Alisin nyo yung mga negative emotions. Yung mga negative emotions, guys, sumusunod dyan sa negative assumptions nyo palagi. So, kung hindi kayo nag-iisip ng mga... Excuse me.
pasensya na kayo kung nahihikab ako kasi hindi ako pinatulog ni Enteng. Si Enteng yung bagyo, guys. Anyway, yeah, so yung ating mga emosyon, palagi yan sumusunod sa pattern of thoughts natin. Guys, so kung may mga negative kayong nararamdaman, ibig sabihin, negative din yung pattern of thoughts nyo. So, kapag ganun, kailangan i-divert yung attention nyo sa ibang bagay, dun sa mga bagay na magpapasaya kayo. And mag-meditate kayo, guys, no? Meditation, makakatulong yan para ma-wash out yung mga negative emotions nyo, para kumalma yung isip nyo. Pagkalma din yung isip nyo, guys, matutuha yung magkakaroon kayo ng acceptance, forgiveness, ganyan. Mawawala yung mga negative emotions, yung mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, yan. Yung mga complaint, worries, stress, yan, mga anxieties. So, dapat hindi natin yan iniipon sa dibdib natin. Kasi, guys, pag naipon yan, yan yung nagsisilbing balakid sa buhay natin, no? Kaya yung iba sa inyo, napapansin nyo, bakit ang hirap ko, bakit ang bigat-bigat ng buhay ko, ba't parang minamalas ako, diba? May mga ganyan kasi, nagbabasa ako ng mga comment, mga kabigs eh. So, kung ganun yung takbo ng buhay mo, tanungin mo yung sarili mo, anong nararamdaman ko? Okay, anong nararamdaman ko? Importante yun kasi what you're vibrating energetically is kung ano yung nararamdaman nyo, okay? And yung nararamdaman nyo, again, sumusunod yan sa isip nyo. So, kung nakakaramdam kayo na negative, malungkot ako, kapiksi, sad ako, nalalambat ako, ano pa ba, nawawala na ako ng pag-asa, ganyan. So, yung mga ganun na, yung mga karaniwan na babasa ko sa comments. Ask yourself again, why? Bakit ganyan ang nararamdaman mo? Anong iniisip mo? Okay? It always boils down to what are you thinking. Palaging yun, mga kapiksi. Yun kasi yung root cause. Anong iniisip nyo? So, kung mga pangat yung iniisip nyo, abay, tigil-tigilan nyo na. Kasi wala yung may tutulong sa inyo. Okay? So, focus on love, focus on light. Pag makikinig kayo ng mga love songs or mga tugtog sa, hindi ko alam, may radyo pa ba ngayon? Mga tugtog sa mga devices nyo or wherever, sa mga streaming platforms. Doon, makinig kayo ng mga magaganda, yung mga uplifting, yung mga nakakapagbigay ng pag-asa, naka-in love, hindi yung mga nakasawi, no? Hindi yung mga nakalungkot kasi it adds up to your negative emotions. Mga kapiksi. Alright? So, yeah. Comment down below, Taurus, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. And, eto guys, imain-main nyo itong magagandang kapalaran. Pag-ibig, yan. Imain-main nyo yan. Pag-ibig, magagandang kapalaran. So, imain-main nyo yan, guys, sa comment section. And, huwag nyo kalimutan makinig ng ating mga pampaswerte subliminal, guys. Ito yung playlist. Lagay natin dito para makatulong sa inyo. And, ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.